So what's up sa inyo mga kabakbak? In today's video is mag-unboxing tayo. So ito siya mga kabakbak. Uy. So ito mga kabakbak, yung binili natin is sa Shopee. So ito ay microphone para sa ating GoPro Hero 5 kasi wala na yung ating Hero 4. At ipinamana natin kay Noxkey. So siya na lang yung magpapagawa and so sana magawa para mapakinabangan ni Noxkey para may daily vlogs na rin siya kung kaya niya mag-daily vlogs. So shoutout sa iyo, parang Noxkey. Biyahin ni Noxkey, huwag niyo kalimutan na i-subscribe. So shoutout muna, Team DC Monorack. So ito yung binili natin mga kabakbak. So ang gamit kong microphone ngayon is yung ating binili dati na Boya MM1. So ito siya mga kabakbak, pakita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo is ayan siya. Ito yung Boya MM1 na gamit natin. And syempre yung ating biniling Olanzi na RGB light. So ayan yung setup natin ngayon mga kabakbak sa ating GoPro Hero 5. So ito ang gagawin ko ngayon mga kabakbak is iibahin ko yung setup ng ating GoPro Hero 5. Yung ating microphone is medyo nakakailang pagka nasa labas pag nagbablog tayo kasi kitang kita siya. So kung yung internal microphone naman ng ating GoPro ang gagamitin natin is hindi naman siya ganun kagandahan itong ating Hero 5 kasi karamihan ng mga sounds or mga nadidinig natin sa paligid eh madidinig mo din sa ating GoPro Hero 5 internal microphone. So i-unbox na natin mga kabakbak, ito na. So ito mga kabakbak yung binili natin sa Ramonic SR-XM1. Ayan, tamang tama to sa ating GoPro or kung meron kayong camera, pwede rin to. This is a TRS connector. So testingin natin to mga kabakbak ko ng pinagkaiba ng audio sounds niya or audio quality dito sa ating Boya MM1. So pakita ko muna sa inyo mga kabakbak ang kanyang box. Ayan, ito yung harap, ang likod niya ito may mga nakalagay dyan na features. Unidirectional Electret Condenser, 3.5mm TRS ang connector. Frequency 75Hz to 15Hz. Signal noise 58dB SPL. Sensitivity negative 38dB plus minus. And then weight 21g. Ganun siya kagaan guys. So makikita niyo mga bakbak, ang kasama lang, uy nilaglag. Ito yung kasama niya, quality certificate and sticker ng Saramonic, warranty card, yung ating microphone which is may kasama lang siyang pump. Ayan, ito lang yung kasama niya, wala siyang dead cut or yung ating parang soundproof sa pagka wind noise. So nabibili naman siya separately guys. So ito na guys yung ating Saramonic SR-XM1 na napakaliit. Ayan, kung nakikita nyo is TRS siya and pwede siyang iharap dito, pwede siyang iharap sa ganun, no? Maganda siya guys. So ang gawin natin guys is testingin muna natin ito. So nadidinig niya naman ang gamit natin is Boya MM1 na microphone. So ngayon naman testingin natin yung internal microphone ng ating GoPro Hero 5. So ayan mga kabakbak, nadidinig niyo ako ngayon sa internal microphone ng GoPro Hero 5 natin. So para sigurado ano, ipakita ko sa inyo. Ayan, so tanggal yung kanyang connector sa ating mic adapter para hindi gumana yung ating Boya MM1 na nakalagay. Ayan. So mic test hello. Ayan, testing ng internal microphone. Mic test hello. So testingin naman natin pagka merong hangin. Ayan, so binuksan ko yung ating ceiling fan mga kabakbak. Ito ating ceiling fan natin. Ayan. So ayan, testing, hello, nadidinig nyo ba? So siguro nadidinig nyo yung hangin lalo pagka gumagawi siya sa camera natin. Hello mic test, hello. Hello mic test. So Boya MM1 na yung ating gamit mga kabakbak. Nakasaksak na ulit yung ating mic adapter. Ayan. So nakabukas pa rin yung electric pan natin. So mic test hello, mic test hello. Boya MM1, mic test hello. Ayan. Yan yung ating test microphone ng Boya MM1. And then ngayon guys, papalitan naman natin ngayon siya ng ating Saramonic SR-XM1. Kung anong magiging sound quality niya. So lagay muna natin tong foam. So ito mga kabakbak, na ikabit na natin yung ating Saramonic microphone sa ating GoPro mic adapter. So ayan, makikita nyo, ito na yung ating microphone. So tinanggal ko na yung Boya MM1 at saka yung light. Yan yung magiging itsura ng ating GoPro pagka nasa labas tayo nagbablog. So hindi gaanong ganong kalakihan pagka nagbablog. So hindi na tayo maihiya or maiilang na magvlog sa labas pagka ganito yung setup natin. So ayan, so bukas pa rin yung ating ceiling fan. So no audio enhancement po ito ha. Ito po yung mismong sound quality ng ating Saramonic. So mic test hello, mic test hello.
Ayan na, testing ng Saramonic SRXM1 mic test. Hello. Hello, hello. So okay mga kabakbak, tingnan naman natin na hindi nakatutok yung microphone na Saramonic sa atin. So ilalagay natin siya sa likod ko na magiging sounds niya. Ayan. Ilalagay natin siya na nakatutok sa likod. Ayan. So mic test hello, testing ng Saramonic. Kung halimbawang ganyan nakatalikod siya sa mismong nagsasalita. Hello, mic test hello. Rapulit natin siya. Ayan. So hello, mic test hello. Ayan, so naririnig nyo ba ako na malinaw? Loud and clear baga? Hello, mic test. So ngayon mga kabakbakis, papanoorin ko muna yung video kung anong mga pinagkaiba ng sound quality or audio quality ng internal microphone ng ating GoPro Hero 5 versus sa Saramonic SRXM1 and dun sa ating Boya MM1. Okay? Okay mga kabakbak, hatulan na natin yung ating tinesting na microphone SRXM1. So sa napanood ko at nadinig ko is okay tong Saramonic na nabili natin kasi hindi siya ganong kalakihan, maliit lang siya. So kung i-compare natin dito sa ating Boya, malaki siya talaga siya. So magagamit ko pa rin naman to siguro sa mga sit-down vlogs, katulad nito, sit-down vlogs, magagamit pa rin natin to. Pero kung halimbawa nagba-vlog tayo sa labas, so mas okay for me na gamitin tong Saramonic kasi yun nga, hindi ako maiilang na gamitin siya kasi maliit lang siya. And maganda yung audio quality niya. So halos parang same siya ng audio quality nitong ating Boya. So kung i-compare ko naman siya mga kabakbak sa internal microphone ng ating GoPro Hero 5, di hamak na talagang mas maganda yung Saramonic kasi kung halimbawa katulad nito yung ginagawa natin, yung pag nagbablog tayo, halimbawa ito hawak ko yung ating camera, pagka ginagalaw-galaw ko siyang ganyan, naririnig mo yung So kung makikita mo kanina, nung itinutok siya dun sa ceiling pa, narinig mo, habang inaayos siya, rinig mo talaga yung mga parang kaluskos. Ayan, so binuksan ko yung ating ceiling fan mga kabakbak. Ito ating ceiling fan natin. Ayan. So ayan, testing, hello, narinig nyo ba? Unlike this one sa Saramonic, hindi siya ganun. Kahit na i-ganun natin siya, alam ba, inaayos ko siya. Ayan, hindi siya ganun dinig. And kahit na mahangin siya, hindi rin gaano rinig yung hangin. At saka kapag ka nagsasalita ka sa likod ng camera, hindi nakaharap sa'yo yung microphone, is okay pa rin yung dating ng boses mo dun sa video. Kasi so, hindi siya katulad nitong ating Boya na kapag ka nakaganyan yung camera natin, kung halimbawa nakaharap sa'yo yung camera, hindi itututok mo yung camera dun sa isang tao, so syempre nakatalikod din sa'yo yung microphone. So anong nangyayari guys? Hindi gaano nadidinig yung nagsasalita pagka nasa likod ng microphone nitong Boya. So ang minsan ang ginagawa ko doon pagka may tinututukan akong bagay para may i-explain ko, so doon nakatutok yung microphone, ang ginagawa ko, iatanggal ko muna yung ating microphone na to, tapos iaharap ko sa akin. So na yung camera nakatutok doon and then nakatalikod tong microphone para sa akin nakatutok yung microphone. Eh nadidinig na malinaw yung boses ko, yung ina-explain ko. So unlike dito sa Saramonic, pwede mo siyang iikot. So halimbawa kung ganyan, nagsasalita ka and then may kausap ka, pwede mo naman siyang italikod ng ganyan, iikot mo lang siya. No problem, di ba? Hindi siya hassle na iikot-ikot, ganyan, o ganyan, o ganyan, di ba? Or pwede mo rin siyang ganito. So hindi siya hassle pagka nag-iba ka ng direction kung saan mo itututok yung microphone. Hindi siya hassle. Yun yung kagandahan dito sa Saramonic ito. Maliit siya and audio quality and of course yung versatility niya. Kumbaga kahit saan mo siyang iikot-ikot, okay lang. So ayun mga kabakbak, sana nagustuhan nyo yung ating unboxing and quick review ng ating Saramonic microphone. So sa mga nagbablog din dyan, kung ano ba GoPro din ang gamit nyo or kahit camera lang, so pwedeng pwede itong Saramonic. So ayun mga kabakbak, sana may natutunan kayo and may nalaman na naman kayo sa ating in-unbox and review na bagong biling microphone Saramonic SRXM1. Siguro kung halimbawa may kalakihan ka ng budget and medyo malaki na yung kinikita mo sa pagbablog, siguro I go for wireless microphone na para talagang mas maganda yung audio quality and nasa sayo talaga kahit saan mo ilagay yung camera, kahit saan mo itutok, basta didinig pa rin yung boses mo na nakalagay lang dito yung wireless. So soon magkakaroon din tayo yan, wireless microphone. So siguro madami rin naman brand ng microphone. So pero ang pinaka sikat kasi sa mga vlogger is yung Rode wireless microphone. O meron ding Saramonic, isa pa yun sa maganda rin choices talaga, Saramonic. So ayun mga kabakbak, hanggang dito na lang and see you sa susunod ng mga unboxing natin. Okay, ride safe, stay safe mga kabakbak, and see you.
on the next vlog. Bye-bye!